So ayun na nga guys, 'di ba sobrang galing ni Yumi Kapili. What's up? Welcome back to my channel. And for today's video, syempre sasagutin natin yung mga comments na dun sa previous video. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin si Yumi Kapili. Let's go! Hey guys! Nandito tayo ngayon sa bahay nila, Miss K. Miss K, mag-vlog tayo kasi na-meet natin si Yumi. So guys, si Yumi from TNT. Tawag ng pangalan. Guys, pinapakanta na lang ako guys. Ano ba yan? Ayoko na. Of course, Yumi Kapili. Yeah.
Ang galing, guys. Nakaupo pa yan. Nakaupo pa yan. Si Marian pala. Ayun na nga guys, di ba sobrang galing ni Yumi Capile. And for that, meron siyang concert dito sa Chicagoland. It's gonna be on September 23, 2023. That's Saturday. Doors open at 6 p.m. It's gonna be on Wentz Concert Hall in Naperville, Illinois. Memorize, di ba? Ganon. Promoter. So hindi, again. So guys, si Yumi Capile is Tawag ng Tanghalan All-Star Performer at two-time exclusive award winner. So ayun, magkita-kita tayo sa concert. Ako yung may concert. Hindi rin ako producer guys. Pero na-meet ko yung mga producer, isa sa mga producer, or dalawa pala. Si Miss Karen, hello, shout out to you. You have a beautiful house, thank you. Kasi yung bahay na yun guys, grabe, ang ganda ng bahay. And kay Sevi, hello kay Sevi, sa friend naming si Sevi. Hello kay Sevi, dahil sa'yo nakilala ko si Yumi at kay Miss Karen. At dun sa araw na yun, nadami kong nakilala ang mga kababayan natin dito sa Illinois. Yes, na-meet ko rin. Shout out kay Yumi, hello, grabe, ang galing mo talaga. I'm a fan. May tropa na kami. What? Feeling close. Hindi, pero ang galing talaga ng Yumi guys. Magkita-kita tayo. If you're watching here in the US, if you happen to be, you know, here in Chicagoland, or kung gusto niyo lumipad dito to watch Yumi on September 23, 2023, again, doors open at 6 p.m. Yung venue is Wentz Concert Hall. Ipa-flash ko dito pala. Ito na. Ipa-flash ko dito sa screen yung banner nung concert. Ayan. For tickets, please contact the number flash on your screen or sa description nitong vlog. So, ayun. And ito pala yung mga mag-front act guys. Vince Leonardo. What do you mean? Si Char Yebra, MK Jor, MK Jore, Teris Malihan, and Michael Calibugar. Yan, and si Vince Leonardo. Wapil! Ito, ayun, magkita-kita tayo sa concert ni Yumi. Ayun pala yung address, 171 East Chicago Avenue in Naperville, Illinois. 60540, doors open at 6 p.m, show starts at 7 p.m. Wentz Concert Hall, Yumi Capile's concert is entitled The Dream Tour. Ayan, presented to you by, well, naging DJ. Hindi, yun, so magkita-kita tayo doon. September 23, 2023. So yun, magsagutan na tayo, guys. EMP, matanong lang, sir, may PS5 ka ba? Meron! Andali, di ba? Ang bilis ko. Meron, pero hindi, nandun, nakatambak lang. Angelo, Ryan, Isaiah, May, Yulio, ang haba. De, joke lang. Shoutout boss from Missouri po ako. Shoutout to Angelo, Ryan, Isaiah, May, Yulio. Ang haba, diba? Shoutout to you, brah! Hey, Chan, wala po bang public school from government? Pero, actually, yung school ko nga yung University of Illinois, Chicago, that's a public school. Parang isa siya sa mga pinaka magandang public school in the US. Nox! Talagang ano. De, pero siro si Google nyo, pay. What? Feeling ganyan. De, pero yeah, maraming public school dito. Na, ang ganda nga ng mga public school dito eh. Not gonna lie. NGL. Nox!
Arnold Buker. Hello, bro. Hello. What's good? What's going on? Not much, brah. Gano steady lang. Siyempre, United Center agad ang first stop. Grabe. Totoo yan. Kapag yung mga turista pupunta dito sa Chicago, yan yung unang, hindi mauna, yan yung isa sa mga pupuntahan talaga, yung UC or United Center. Kasi nandun yung statwa ni Michael Jordan na kaganin. Kaganin. So yun. Ano pa ba? Saka yun, dun kasi yung Bulls, guys. Yun yung home of the Bulls. Game. Home of the Bulls game. Hindi, pero yun. Napuntahan namin The Bean. Ayun, The Bean. Yung palagi kong pinapakita sa mga stories ko kasi baba ng office ko nandun eh. Ganun. I'm at the heart of Chicago, bro. Pati yung malapit sa The Bean na si The Bean. Jollibee. Yan, si Jollibee. Ikaw na lang talaga hindi ko nakita. Actually, pinagtanong nga kita sa mga popo. Anong popo? Pati nasa mga vendors ng palamig at mangga. Mangga dun eh. Hindi ka nga daw nila napansin. Labor Day weekend, bro. Andyan kami. Uy, andito ka sa Labor Day weekend. Tara, magkita tayo. Ano, lalaro tayo ng Intercity Nux? Basketballers, tignan kung obra pa, hahaha. Oo nga pala, no? Meron pa mga paligi si Mayor. Hope to see you, bro. Hope to see you too. Message mo ako sa Instagram. Mapapirma lang ako sa'yo. Papirma talaga, feel. Ingats and God bless. Yun, looking forward to it. And yun, takits. George Marino, balita Sir Vince. Nakasked na ako, flight Pasampa. Dito lang ako mag-flight Chicago this September. Ingat kayo, ingat din. Alam mo, Sir George, ay meron pa pala. Nag-message na ako sa IG mo months ago. Wala, seryoso ba? Pakibigay na lang ng info ko sa mga kaburks natin dyan ng may tanong about sa USC man. Para makatulong at dagdag tropa na rin lalo na dito sa Illinois. Sorry, hala, nag-message ka ba sa IG ko? Ako ba yung message mo? Ibang tao. Makaiba yan ha? Joke lang. Hindi. Hala, baka natabunan. Sorry naman kasi libo-libo yung messages ko sa IG. Wow, kalo mo naman. Hindi, pero seryoso. Sir George Marino, if nakikita mo pa rin yung pangalo ko, message mo ko and message kita kagad. And then, para sa mga viewers natin na may kakilala or kayo mismo na gusto mag-seaman, na pwedeng matulungan ni or namin ni Sir George Marino, wag lang pera. Mag-message yan tayo. Wow, recruiter. Pero yun, thank you Sir George Marino and kita-kits din. Speed of light. Sir Vince, mahaba din ba ang umaga dyan tulad ng Europe at Canada? Depende sa season. Ngayon is, ano ba ngayon? Summer, pa-fall na guys. Pa-fall. Uy, na-all pa-fall. Na-all pa-fall. Hindi, malapit na mag-fall. Autumn, ganyan. Patapos na yung summer, kaya medyo malamig na ulit kahit maaraw. Minsan, pero parang mainit pa din. Kailan ba official mag-start yung fall? Curious lang ako. Fall starts. Ang autumn ay mag-start ng September 23 sa concert ni Yumi. O diba? Fall na pala yun. Yun yung, kumbaga, yun yung winter, spring, summer, fall. Kumanta. Ano, ang pinaka-favorite, kung matanong nyo lang, no, ang pinaka-favorite kong season ay fall, promise. Hindi ko alam bakit gusto ko yung fall. Kasi saktuhan lang siya. Yung spring ganun din, parang saktong init, saktong lamig. I don't know, may something sa fall na gusto ko talaga. Ang hirap lang nang na-fall. Anyway, ayan, ang tanong niya ay mahaba ba ang umaga? Mahaba yung umaga dito pag summer. Like, until 9 a.m, hindi naman maliwanag. Siguro 8:30, yun yung ang liwanag pa din. Diba sa Pilipinas, minsan 5:30, ang dilim na, ganyan 6. Dito, 8:30 na, ang liwanag pa rin. As in, tirik pa yung araw. Pag 9 p.m, may panahon talaga, may season na ganun. 9 p.m, dun parang lulubog yung araw. Grabe, diba? Kapag naman winter, mas mahaba yung gabi. Winter sonata, winter solstice, ganyan. Wherein, mas mahaba yung gabi. Parang 5 pa, madilim na. Tapos, alas 7 na, ang dilim pa rin. Ang haba talaga ng gabi, guys. Kaya, ang sarap, parang, ayaw ko. Tapos, pag nagsusnow pa, hindi ka makalabas, ganyan. Parang, yung snow pang maganda lang kapag unang bagsa kasi, pwede kang pang, you know, picture, ganyan. That's it. Pero kapag ikaw na yung nagaan, gusto niyo yung ang dami kong action, ikaw na yung magaan, magpo-flow, is not funny, bruh. It's not cool. So, ayun, Eden Marielanes. Marielanes. Sir Vince, meron kasi kaming plan ng husband ko mag-migrate sa Wisconsin kasama ang dalawang kong anak. Mahal po ba cost of living doon? As far as I know, maraming nakatira sa Wisconsin na Pilipino din. Pero, na Pilipino din. Maraming nakatira sa Wisconsin na Pilipino. Pero hindi siya ganun kamahal gaya ng Chicago. Kasi yung, like, New York, LA, San Francisco, Chicago, guys, sobrang mahal ang taas ng cost of living. Kaya yung mga tao tumitira sa mga suburb like dito sa amin or sa mga iba't ibang suburbs ng Chicagoland. Kasi nga, Chicago, grabe, sobrang taas ng cost of living. So, sa Wisconsin, hindi, alam ko hindi ganun kataas ang cost of living. So, yun, you're safe. User, CJ5, ang haba. Basta yun. Hi, Sir Vince. Thank you for your informative video. Sobrang nakaka-enjoy panoorin. Shoutout sa next video. I'm Rani Pega po. Thanks. Shoutout to Rani Pega po. May po. Shoutout to Rani Pega. Hello, thanks for watching my vlogs. Abigail Cacho. Hi, Sir. Kuya Vince. I don't know siguro to. I don't know if you still remember me. F-E-U-I-N Tamaraos alumni. Abigail Cacho. Natatanda ko yung pangalan mo pero kaklase ba tayo? Abigail Cacho. Uy, sorry naman. Yung memory ako, kailangan ko na siguro ng ano.
Bawal pala magbanggit ng brand. Not sponsored. Abigail Cacho. Wala, kung magkaklase tayo, let me know. Sorry naman. Pero tanda ko pa rin yung mga... Institute of Nursing to, guys. Sa FEU. So, FEUIN is FEU Institute of Nursing. Kasi kung hindi nyo alam, sige na nga. Nabanggit ko na rin yata dati. Nursing student ako, first year, first sem lang. And then, I shifted to business course. Kasi, business-minded ako. Hindi, parang feeling ko kasi hindi sa akin yung nursing. First year, first sem. Kasi nung bata ako nga, palagi ko naman nakakiwento to. Now I was a kid. Gusto ko maging doktor. Ano yan? Gusto ko maging doktor pagkalaki. Kasi, di ba nga yung father side ko, family of doctors. Pero seryoso, family of doctors. Gusto ko maging doktor din ako, pero it's not for me. So, kaya nag-shift ako ng business course. Yan. Anyway, Abigail Gacho, on my process ng American Dream, just waiting for my date of exam. Uy, let's claim it. Ano ka ba? Hopefully, USRN. Let's claim it. Ganun. End this 2023. Super lalo ko na-appreciate ang Boy America sa mga video. Regards. So, pray lang, Abigail Cacho, makakapasa ka rin and then makakapunta ka dito. Have a better life for you and your family. Next. Mark Stibol. Sir Vince, may na-experience ka na bank crime or anything that may be life-threatening there in Chicago? I just spoke to somebody and she said that it's dangerous there. She was at the site of the mass shooting like few years ago. She said maybe she was just at the wrong time at the end place. Ay, parang balik tayo. She was just at the wrong place at the wrong time. Be safe. Ayan. Ano, kahit saan ka naman pumunta sa US or any part of the globe, bro. Hindi ba parang hindi mas safe? Kahit naman sa Pilipinas, ang daming, ano, ilang beses nga ako nakawan sa Moraita at sa Recto. Ano pa to? Hindi, pero medyo, eto, kidding aside, medyo nakakatakot din naman anywhere. Kasi nga, ang daming yung mga baril ng ganyan. Hindi ko alam kung pwede kong banggitin dito. Bawal yata. Baka ma-flag ni YouTube. Anyway, ano yung maraming, yung mass, yun nga, ma-shooting pwede yata. Hindi ko alam. Anyway, nakakatakot siya. Alam ko yun, sa Highland Park yun eh. Kasi doon nagtatrabaho si Commander before. Literal, doon sa lugar na yun, yung McDonald's na nandun sa kung saan nangyari yun. Yung kung saan nangyari yung parade na yun, di ba? Maraming Pilipino din doon. So, I'm not surprised na sinabi mo may kikilala ka doon. Kasi nga maraming Filipino nurses doon. Kasi nga doon din nagtatrabaho si Commander dati. Nakakatakot siya. Dito, hindi talaga pwede paangas-angas ka. Maraming balita dito ay invalid. Let's say, road rage, yung mga nag-aaway lang sa kalsada. Minsan nga, magkapit-bahay nag-aaway dahil sa parking or whatever reason. Diba? Parang nakakatakot talaga siya. Hindi ka pwedeng paano-ano dito. Minsan nga, hindi ka makakapag-busina dito kasi hindi mo alam takbo ng utak. Yun, hindi mo alam yung takbo ng utak ng mga tao. So, dito, mas feeling ko mas pasensyoso dapat yung mga tao kasi hindi mo alam kung anong pwede mong kaharapin. Which makes it scary and dangerous. Kasi nga, sa Pilipinas, I think, hindi naman kasi lahat ng tao may baril. Dito parang kahit sino. Hindi man kahit sino. I'm sorry, kukore ko. Dito, accessible sa mga tao. So, yun. Kaya nakakatakot. Going back to your question, kung meron ako na experience personally na life-threatening, wala naman. Thankfully. Thank you, Lord. Pero sa feeling ko na hindi ako safe sa nilalakaran ko sa Chicago, yes, every time. Kasi kapag, totoo ha, kapag naglalakad ako, minsan akala nyo ang ganda-ganda story ko, diba, ganyan. Pero kapag behind the scenes or kapag wala sa camera, nakatakot maglakad. Minsan, lalo pag gabi na, lakad ka sa alley, yung mga skinny alley, yung mga skinita. Scary siya, kaya doble ingat para sa ating lahat. Hey Chan, sana po gawa ka ng video ng mga benefits ng government. Uy, maganda to, sige, i-screenshot ko para, ano bang benefits? Di ko alam. Pero sige, pwede natin gawin to ng content. Sana hindi ko makalimutan. Diba? Ernesto Pogi, tama ka boss Vince. Lalo na dun sa credit card usage. May kilala ako dito, feeling rich kid pag nakahawak credit card. Ang sarap aminin. Ang sarap naman talaga mag-pack shopping dito, shopping doon, kaskas dito, kaskas dyan, shopping now, iyak later. Ganun. Hindi, pero dito naman, pag may work ka, pwede mong i-ano. I mean, OT ko lang kunyari. Ay, gusto ko ng Jordan. Gusto ko ng PS5. Gusto ko ng, sa mga babae naman. Gusto ko ng, ano bang gusto ng mga kababae? Gusto ko ng bagong makeup. Gusto ko ng Louis Vuitton bag. Ganyan. Mag-OT ka lang. Kasi kaya mo bilhin. Grabe talaga guys sa Pilipinas dati. As in, feel, maganda naman na yung work ko dun. Pero parang, ano ba yun? Parang hirap nga. Hindi nga ako makabili sapatos dun eh. Parang ilang, tas every weekend pa kami nagsasamgyup. Seryoso, parang pagkulang talaga guys. Ay sa bagay, nagbabayad ako ng kotse ko nung dati. So yun, yun lang. Kaya ang gastos ko pala dati, yun lang. Balik pala tayo kay Ernest Pogi. Feeling rich kid kapag nakaw ng credit card. Ganun naman talaga. Pero it's a matter of, you know, how you, tawag dito, manage your finance. Again, don't live beyond your means. Huwag kang bibili pag hindi mo naman afford. Alam mo yun. Christina Rojas, hi Sir Vince, thank you sa
ideas and tips. Ang bilis ng panahon nung first na nag-subscribe ako noong 2020, nangangarap lang ako makapunta dyan. Pero ngayon, we'll be moving to California in 11 days. Diba? Sabi ko sa'yo, Christina Roas, makakapunta ka rin dito. Dati umiiyak ka pa dahil hindi ka na... Umiiyak! Dito ko lang. Dati worried ka, hindi ka makapunta. Pero look at you! 11 days you'll be here, sis! Sis! So yun, thank you for making us experience our delayed buhay America through your vlogs. Of course, sabi ko sa'yo, diba, tuloy-tuloy lang talaga ako through thick and thin, through pandemic or normal. Andito ba din ako? Sana kapag andito ka na, huwag kayo makalimot. Alam mo, feeling. Dahil yun lang. Again, congrats, Christina Rojas. Welcome to America next. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung na-enjoy mo tong video or kahit hindi mo na-enjoy, wala kang pakialam. Joke. Kung enjoy mo tong video, at thank you so much. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon. Nag-upload ako ng vlogs ko every Saturdays 12 to 1 p.m. Manila time. And hindi pala ako nakapag-intro ng mais kanina, no? So ayun, ako po si Vince. Tadulo yung intro, sa outro na. Ako po si Vince, Filipino, living the American dream. And if you want to connect with me, please follow me on my social media accounts. Again, guys, magkita-kita tayo. Hindi pa ako tapos. Magkita-kita tayo sa concert ni Yumi Capile. It's September 23, 2023 sa Wentz Concert Hall. Again, ipa-flash natin yung banner dito sa screen for tickets. It's gonna be on, yun nga, sa flash on your screen in description. And magpa-perform ako dun. Baka hanapin nyo ako dun. Uy, akala ka magpa-perform si Vince. Hindi. So yun, guys, again, if you want to connect with me, here's my social media accounts. At magkita-kita tayo on the next vlog. Peace!